Hello guys, good morning. Andito ako sa farm ngayon and then lalabas ako sa panggagalaan natin, dadaan natin yung mga project ng gobyerno at ipakikita ko sa inyo na talagang sincere ang gobyerno sa pagpapagawa ng mga irrigation. At yung mga nag-umpisa na silang gumawa ng mga irrigation dito sa Barahan at sa may Daya, Palanipan, papuntang Sikat, kasi ito yung pinaka malalapad yung mga sakop papuntang Pinagturilan. At titingnan natin at lagi nyo tandaan, sabi ni Presidenta Bongbong Marcos Jr. na ang patubig ay walang bayad, libre, kasi gobyerno yan eh. So, maliwanag ang kanya sinasabi na ang patubig, ang irrigation ay libre, walang bayad. Tingnan po natin at mamamasyal po tayo, dadaan na natin palabas, papuntang, lalabas ako doon sa may Pinagturilan na sa highway. Okay guys, at marami pa akong video na susunod at antabay lang kayo. At ipapakita ko sa inyo yung mga project ng gobyerno. Ito na guys yung irrigation dito sa ato, project ng gobyerno. Ayan na guys, ito yung project ng gobyerno para sa irrigation. Kasi yung mga palay dito ay walang makuha ng tubig, mahalat. So ito, ginawa ng paraan para makultivate na sa luwang yung mga ano yan. Ito yung ginagawa nila. Guys, maluwang na yung nagawa nila. So ang daan ay, ito yung daan papuntang tagus ng Sikat. Ayan guys, maluong na yung nagagawa. So pag nayari ito, pwede na mag second crop and third cropping yung mga tao ng palay. So malaking aluan para sa mga magsasaka. Ayan guys, napakaluwang sakahan. So ito yung sagot sa pangangailangan ng magsasaka para sa magandang agriculture project nila. Ayan guys, guys, yung mga tanim palay, may mga bahay tayong papulupulo o may mga bundok din na ayan o. So namumuna naman yung ulap para nagbabadya na naman umulan. So sa panahon ngayon na hindi kailangan ng tubig gawa ng umulan-ulan, so magiging problema lang dyan kung may hangin o bagyo. Pag walang tubig naman, tubig ulan, ito yung tubo nila, dyan sila nagsasaksak ng pump para pandilig. Ayan din yung kanilang mga gamot na ini-spray. Ayan, may mga fungicide. Ayan, nandiyan ha.
Magnum para sa palay. Magnum ang ginamit para sa tangya. Kasi medyo mabaho yan. So ako naman ang ginamit ko ay yung brudan. Yan guys. Magandang talaga yung project ng gobyerno. Sana umabot dito yung mga irrigation nila. Lahat ng area ay madaanan. Para lahat ng tao ay makikinabang. Unlad ang Pilipinas. Kaya Mr. President, sana tutukan yung mabuti ang inyong agriculture para marami makinabang at walang magutom na tao. Yan, mga maisan at palayan. Palabas na po ako ng pinagturilan, malapit na. So yung mga, ito yung bundok sa side. May isang na nila yung pinanin. Mais palay ang karaniwang tinatanim dito sa lugar na to. Ayun, bundok na yun, may pine tree yun eh. So may mga tao na nakarating dyan, parang tourist spot na rin yan eh. Mga mountain climber yata ang nakarating dyan. Mais so guys, so triangle road na naman to papuntang sikat. Daan pa rin to papuntang sikat. So kasi sa bawat area may mga road para maabot yung mga pwedeng tanaman ng palay at mga mais. So ito guys, so napapansin nyo medyo maliliit ang bunga, kulang po sa abono kasi napakamahal lang ang abono, kaya kawawa rin ng farmers pagka nababarat. Kaya dapat talaga may sagot sa mga magmura yung abono. Mag-provide sana ang gobyerno ng abono para sa farmers kasi kawawa ang farmers. Sobrang taas ng benta ng abono. So guys, may nagtanim ng kamatis, ayan, may bulaklak na. So iba-iba talaga ang mga itinatanim dito. Napakamahal din ng kamatis pagka nauna ka. So ito ang ginawa nila. Ganda ng kamatis guys, namumulaklak na. Ayan. Papunta na akong malapit na ako sa pinagturilan, labas. So pagdating dun sa labas, titingnan natin, ipapakita ko sa inyo ang daan na nag-uugnay ng Barahan Dayap to pinagturilan at sikat. And guys, ang ganda. Ganda na lang yung kamatis. Ilagyan din nila ng balag kasi pagka sobrang ano yan, matutumba. So nilalagyan nila guys ng balag yan. Ayan o. Parang brace. Nilalagyan nila ng kan. Tapos pag marami kasi yung bunga, nalalaglag, nakukan siya, natutumba. So yan yung kung gusto nyo pag nagkamatis po kayo ay lagyan nyo ng ganyan. May balag, may kusti. May blue na tali para na tiling nakatayo ang kamatis.
Tapos yung maliit na ilog, ito yung tulay na maliit. So maraming kangkong. Pag gusto mo maggulay, maraming gulay dyan. Ayun, ang kalabaw. Ito yung kanilang palulubo ng kalabaw. Ayun, may dalawang kalabaw. Ulo lang nakalabas. Kaya maganda rin itong area na to. Kaya ang daming kangkong. Kaya lang baka may linta. Sarap sana kumuha. Ayun yung kalabaw guys. Yung dalawa. Kasi dito na ako sa panan ng bundok ng cloud. So lalabas ang paglabas ko dito pinagturulan lang. Pero ito yung sakop na raw ng pinagturulan. Ayan bundok guys. Ayan may mga bahayan sa panabi ng bundok. Ayan. Ayan may bundok doon. Pinagturulan na kasi yan eh. Ayan. Tingnan nyo guys kung gaano paganda ang bundok ng Occidental Mindoro. Ayan guys. Kabila ay bundok. So ayun yung bundok ng Tibuto. Madadaanin po natin mamaya. Ayan guys. So dito sa baba ng bundok ay nandito yung maluluwang na sakahan. Ito po yung daan papuntang pinagturilan. Dahil palabas na po kayo, may mga sasakyan na doon sa dulo. Yun na yung highway. Kung mapapansin nyo yung malaking building na yun. Ayun guys. Yung mga bahayan na yun, yun ay nasa highway na. So may mga tindahan na dyan, may mga hardware. Yan sa baryo ng pinagturilan. Sakop po ito ng Santa Cruz. Ganun katindi ang kayamanan ng Santa Cruz. So ito yung mga lupang sakahan. Napakaluwang po niyan. Meron pa doon sa Elbita sa loob. Bukod dito ang papuntang highway. So ayan yung mga bundok. Ayan guys. Ayan yung bundok na pine tree. Sa tuktok na yun. May mga pupunta na dyan. Kasi nagiging tourist spots na yan kasi gawa nung mga fine train na yan. May mga nakakapunta na dyan. So guys, malapit tayo sa highway ng pinagturilan. Ayan yung mga bundok na yan. Ayan guys oh. May mga sakit ang palay ngayon. Ayan ah. Ayan. Naninilaw siya tapos namumula-mula. Tapos natutuyo na yung dahon. Ayan oh. Ayan dapat ang bigyan pansin ng mga taga DA. Search nila o puntahan nila yung mga area at i-monitor nila kung may mga sakit ang palay ng tao kasi pag may sakit ang palay, ilis ang kanilang aniin. So dapat maging concern ka ang mga taga DA. Hindi lang sa sweldo, pati sa dapat yung trabaho nila, gawin nila para mamonitor yung mga sakit-sakit. At ma-advise na rin kung anong gagamitin mga chemicals o mga pang-spray para malunasan yung mga sakit-sakit na yan. Itong kabila naman, maayos. Maganda siya. May mga area lang na talaga nagkakaroon ng sakit. Siguro sa binhi na rin na nagagamit ng tao. So guys, malapit na tayo sa labas. So ito may solar dito. Pump siguro ang ginagamitan nito. Solar pump. Doon sa palayan kasi yun yung green. Ayan guys, oh. Solar pump yan. Napakarami. So siguro dryer and then pump kasama na dyan. Ito na po yung highway ng pinagturilan. Ayan. Ito na guys yung highway. So ito yung national highway, national road.
papuntang Sablayan, San Jose, Kalintan. Ito na po yung lugar. Ito po yung bundok. So, dyan po sa lugar na may party. Hindi ko alam kung birthdayhan o ano. So, ito na yung kanto. Ito yung papasok papuntang Parahan, Palanipan, mga sakahan. So, ito po yung lupang pinabibili. Ayan guys. $7.6 hectares, $4.2 million. Siguro pinabibili dahil ayaw na niya magsaka. So guys, ayun yung solar farm. Ginawan sila solar farm. Ay yung building na solar farm. Kabila niya yung solar. So hindi natin alam kung paano gumana yan. Makakikita rin natin yan next time pag dinaan na natin ulit. Ito na yung papuntang Mamburao Highway. So dito po tayo tatahak. May nagtatanim pa. Ayan guys, ito yung bundok na tabi ng bundok ng pinagturilan. Ito na yung highway. Ito guys, ang highway. Meron siyang pwedeng gawin yung mga fish farm. Tilapia, ano yan. Guys, dati dito ako nagstay sa lugar na to sa may Minjola. So ito yung National Highway, National Road. Dati walang bayan dito pero ngayon napakadami ng bayan. Talagang pa-asensyo na yung Occidental Mindoro. Ayan guys yung pine tree. Sa taas, malapit-lapit na tayo. Dito na tayo sa highway. Ayan yung itaas na yan, yung may mga pine tree yan. Bundok. So, ayan. Napakaganda guys ng lugar na to. So guys, ito mga petitioner. Nagbahaya na sila siguro. Wala na talagang matilipata na kuwan. So, kailangan pakinabangan na yung mga lupa. So, yan yan. Yan. Kanya-kanyang kuwan na. Pwesto. Yan. Sa dulo na sa dulo may mga bahaya na. Yan. Guys, oh. Kanya-kanya silang pwesto. Kasi may mga bako.
Babae na kanya-kanya silang pwesto. Katapos mga na sana kung tatayo nila ng bahay tapos hindi na bibenta. Ang problema itong mga petitioner na to ay tatayo pagkatapos nagkukula sila, na-establish ng grupo, tapos minsan binibenta nila yung bahay, yung ibang petitioner, pero hindi naman siguro lahat kasi yung iba talaga totoong walang lupa nandun sa Maynila, yung iba, kaya iwan ko kung itong mga tigasanto. Ayan guys, oh. Ati, wala yan. Nung dito ako, wala mga bahay niya. Ngayon, mga bahay na, oh. Napakaganda kasing area. Mga bahay-bahay sila. Siguro yan yung mga dating talagang walang matitirikan. Lahat kasi ng mga bakanting lupa ngayon ay pinapasok na mga petitioner. Kasi ano nga naman, nakatiwangwang eh, walang nagmamayari. Ang problema nito, baka ginagamit lang sila ng mga may pira din, pagkatapos alis sila pagbibili. Yun lang mahirap, pero sana na may hindi. Ano nga ba ang kahalagahan ng lupa? So, kung konting matitirikan lang at wala silang matirikan, bakit eh, hindi pa natin ibigay? Kasi ang lupa ay dito lang yan sa sanglibutan. May iiwan din yan. So, pakinabangan na ng mga taong wala talaga. Kaya, shout out dun sa mga taong maluluwang ang lupain. Pamigay nyo na yung iba. Eh, hindi nyo na kayang gampanan. Pamigay nyo na pa sa mga mahihirap para sila yung magkaroon. Kasi hindi nyo rin po madadala yan sa kabilang hukay nyo. Hindi nyo rin madadala sa kabilang buhay yan. May iwan at may iwan yan. Kaya ipaubahay na po natin sa iba yung hindi nyo kayang gampanan o gamitin ay ipagkalod nyo na sa iba. Para useful siya. Kapakipakinabang. At pasasalamatan kayo ng mga tao. Kasi hindi naman natin talaga yan eh. Sa Panginoon yan, nililikha ng Diyos para sa mga tao. So, ibigay sa tamang nangangailangan. Para tayo ay fair. Masaya lahat.